Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin na iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang mga kautusan upang sa mga pangako mo'y kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumarain sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na?
Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkatipig na hayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namungad ng mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal ng harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Minsan pag hindi natin nakukuha yung inaasahan natin o minsan yung expectations natin does not meet reality, nauubos, nawawalan tayo ng pag-asa. Parang gusto na natin sumuko, gusto na natin umayaw. Pero sa ating unang pagbasa, magandang paalala sa atin ni San Pablo na
Bilang mga Kristiyano, ang pag-asa natin ay na kay Jesus. Hindi kung anong nasa paligid natin, yun ang doon natin ilalagay yung pag-asa natin. Kasi kung sa paligid natin ilalagay yung pag-asa natin, yung pag-asa mo, baka maging paasa lamang. Pero kung kay Jesus natin ilalagay ang pag-asa natin, alam natin na sa Panginoon, lahat posible sa taong may pag-asa sa Panginoon. Minsan, may inip lang. Naiinip tayo, ba't hindi sinasagot ng Panginoon ang panalangin natin? Naiinip tayo at tinatanong natin, Lord, hanggang kailan to? Pero kung buo ang pananampalataya natin sa Diyos, alam natin na yung inaasam natin darating. Alam natin yung pinapangarap natin, yung pinapanalangin natin, darating ito. Minsan nga lang, hindi lang sa expectation natin, kadalasan, more than you have ever expected pag sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Pero habang hinihintay ito, anong gabay natin? Ano yung magsusustain sa atin? Ito yung pag-asa sa paghihintay. Kaya nga sabi ni San Pablo, ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakita na ang inaasahan. Sapagkat kung sino ang umaasa ng nakakita na, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, tayo'y hihintayin natin, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang gumagabay sa atin at lumalago tayo sa pagpapasensya sa paghihintay sa kaganapan ng plano ng Diyos sa buhay natin ay ang pag-asa. Kaya ang pag-asa ay tumutulong sa atin para ang lahat ng ating inaasam ay maging posible kung magpapasensya tayo sa paghihintay. Tandaan mo, hindi ka pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay patuloy kang hinuhubog, patuloy kang ginagabayan para sa iyong paglago. God is not done with you. God is not finished with you. He is continually molding you to become a better person, to become a better Christian. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, binigay ni Jesus sa isang talinhaga, paano daw niya maihahalin tulad ang kaharian ng Diyos? Sabi niya, isang butil ng mustasa o kaya isang libadura, nagbibigay pagbabago, nagpapaalsa, mula sa maliit. Pag ito'y itinanim, ito'y naging isa sa mga pinakamalaking halaman para pwedeng pamugaran ng mga ibon. Mula sa ating pag-asa, mas kumakapit tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. At kung ganito yung gagawin natin, nakakadulot tayo ng pagbabago sa kapaligiran natin. Our faith and hope in God leads us to change. Ang taong may pananampalataya, ang taong may pag-asa, patuloy nagbabago dahil hinuhubog ng Diyos ang buhay mo. Kaya maganda ng paanyaya, no? Kaya maging bukas sa paghuhubog ng Diyos sa iyong buhay. Hayaan mo na hubugin ng Diyos ang iyong buhay na maging kalarawan niya, na maging kalugod-lugod sa kanyang buhay. Hindi lang tayo lumalapit sa Panginoon dahil may kailangan tayo, pero higit sa lahat, lumalapit tayo sa Panginoon dahil nais nating tulungan niya tayo na hubugin ang ating buhay tungo sa kanyang pagsasabuhay, sa ating pagsasabuhay ng kanyang salita. Allow God to mold your life. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong
ng mga sanga o tulad ng butil na natahimik na lumalaki. Gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang kabahagi natin sa pagmamahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ang itugon natin, Diyos ng buhay, gawin mo ang makapagbigay buhay sa aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mong makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyan suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kaming lagi. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalala ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sinmang sa akin nananahan, mananahan din ako sa kanya.
siya'y mamunga ng masagana. Siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang igit saya rin pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ngipi na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit saya rin pag-aalay. Announcement: ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 a.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga Old Souls envelope. Ang mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.